Filipinos since 1998. Energy, 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 energy! Classic talaga. Achuchu. Naka-energy na ba ang lahat? Sigat na FM. Energy FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan. Walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Ito ang number one. 06.7 Energy FM. Sabay yung pisina, kotse, taxi, at jeep. What? Tricycle, FX, basta masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderia. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number one. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero uno. Agad kumango na, at isigaw mo. Same, same, pero iba. Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi, lagi. Pain is a product of goodbye. Pain becomes a lesson. Pain becomes paralyzing. Pero pag nandindihan mo na pain is byproduct of goodbye and goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good, then you'll get through it better. How do you keep the music playing? This is Papa Jackson's Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Hindi mo magawang magpaalam. Pero masakit mag-stay, masakit magpaalam. Parang may masakit. Pero bakit hindi ka makapagpaalam? Kasi yung isang pain, walang goodbye. Yung isang pain, may goodbye. And you're so afraid of goodbyes. Pero mas pipiliin mo mag-stay. Bakit? Kasi yung isang pain, may kasamang goodbye yun. Say something, I'm giving up on you. STG. Kasi hindi mo naiintindihan at goodbyes are endings of something bad and a beginning of something good. Say something. Papa Jackson's Hello. STG. Hello. Sorry. Thank you. Goodbye. Ang oras sa buong kapuluan, mga bangga, bakit wala kayong orasan? Sa akin kayo umaasa talaga. Charot lang. Magandang alas 11:26 ngayon. At binabati ko po yung mga bus papuntang Cavite. Huwag kayo muna kayong gumarahin, may hasa kayo papauwi. Nakatambay pa sa booth. Kung hindi, matutulog sa McDonald's to. Eh, kilala ko dito, uwian Cavite araw-araw, di ba? Oo. Yung Caviteng malapit sa Tagaytay. Yan, ang pasok Ortigas. Di ba, Lee? Yan mo, pag nagkita kami ulit ni Harry Potter, ihiram kita ng Walis Tingting. Kasakyan mo na lang. Uy, maraming salamat sa nagbigay sa akin ng chicharong saging. Ang sarap! Exciting saging. Baka binabilaukan to. Wait nga, ang lapot ng laway ko. Oy, exciting saging, pabili ako. Ang sarap, oh. Bagong product lang to, no? Exciting saging. Dami ko tulting, ha? Exciting saging, ang sarap, oh. Alam niyo naman ako, maprutas po ako, di ba? Salamat po sa nagbigyan ng exciting saging. Dahil meron silang dala, unahin kong batiin. Yung iba dito, nakikapi na. Humingi pa ng saging talaga. Charot lang. Siyempre, sharing is caring. Uy, salamat sa mga mamis kagabi. Pinakain nila akong dinner. Thank you. Alam niyo ba yung binigay sa akin pagkain kagabi? Kakainin ko pag-uwi ko ngayon. Hindi ko pa kinakain. Hindi ako kumain kagabi.
Ang huling kain ko kahapon ng hapon. Oo, nahihilo ng ako eh. Hindi ko kayo nakikita eh. Teka nga muna, may caller tayo. Pero batiin ko muna ha. Shout out and congratulations to FDI and BizWorld for the successful event in De La Salle, Lipa, Echoes. Yan, hello, Isabel of Wake Up Brew, Santa Rosa, Laguna. Parang nadaanan ko na to, Wake Up Brew. Talaga? Parang nadaanan ko na to, Wake Up Brew. Hello po sa inyo sa Wake Up Brew. Ayan, FDI and BizWorld, ayan, power. Wow. Powerful. Eh, wala bang ganun? Wala kayong good morning sa gabi? Wala. Normal pala kayo. Hello po ha. Hello po sa mga humahasal sa buhay para kumita. Oh. Diba? Importante yan. Maligayang bati po sa lahat po ng mga taong hindi tumitigil para ano kumita. Dahil dyan, bakit ninyo rekrutin yung asawa nung caller kanina? Tama. Diba, may yung caller kanina, diba, kulang na motivation. Networking natin nga yan. Bigyan natin ng basic package yan. Salamat po ha, sa BizWorld and FDI. Sila, nagdala po sila dito ng ano, ng exciting saging. Ang sarap po. Nilapag ko lang sa lamesa ni Roland, din niya, ano, kinain na niya pati supot. Si Anang... Alam mo kung pwede na suntokin ng mga teknisyan namin, sinuntok na ako ng mga yan. Kaya ginagantihan ako ni Roland minsan eh. No? Binablog niya ako ng walang dahilan. Si Ann ng Taiwan sa kabilang line. Hello! Hello po, Papa Jackson. Ayan. Ang saya ko, lungkot mo naman. Kinakabahan po ako. Kinakabahan ka? Opo. Bakit? Ba't ka kinakabahan? First time po. Ay, si Roland din una first time. Ay, grabe yung nervous ni Roland. So, huwag ka mag-alala. Ganyan talaga pag napa first time. Kinakabahan. Tawan-tawa tayo, Tia. Sorry na po. Iba yung dating sa'yo ng sinabi ko. Ang sinasabi ko, si Roland, nung first time siya mag-technician sa akin, di ba strict ako? Ano niyo may kwento ako? Nag-away si Roland at si Kuya Chico dati. Totoo itong kwento na to ah. Si Kuya Chico kasi, parang ako yan, napaka-strict sa trabaho niyan. Oo. Nakakatabang tao si Kuya Chico, pero pagdating sa work, sobrang strict niyan. Inaway niya si Roland. Alam niyo kung ano nakakapi ko na part? Walang pakialam si Roland. Yung ang hirap awayan kasi nakangiti pa rin si Roland. Ayun, sumuko si Kuya Chico, hindi tumigil na siya. Tama Roland, no? Ang galing. O si Kuya Chico, muntik ma-high blood talaga. Oh, na first time siya ni Kuya Chico, no? Kailan ka pa nasa Taiwan, Ann? Ano pa po, since 2012. Ala, 12 years ka na nandyan. Oo po, gagraduate na po. Ang galing ko, oh. Kuwenta ko agad, ha? Si Mami Lorna kinikwenta. Paano niyo nalaman 12 years? Nagbibilang pa rin siya hanggang ngayon. Magaling ako sa mat, eh. Anong trabaho mo dyan, Ann? Yung ano ko po ay ano, factory worker. Pero nung yung una po kong ano dito, punta ko dito ay ano, caretaker. Tapos ngayon factory worker na. Opo, nung namatay po yung dapat aalagaan ko. Ay, so. Kinuha na rin po ako nung boss ko na ano. Ah, nilipat kasi ibang negosyo. Opo, sa kanya pong negosyo. Ibig, sabihin maganda performance mo, di ba? Opo. Oh, para i-maintain ka. Kasi yung employment mo natuloy, di ba? Opo, sa kanya. Siya lang po yung ano ko. Oo. Yung employer ko. Simula po ng pagpunta ko dito. Mabait kang empleyado? Opo, masunurin. Hindi, mga Pinoy. Normal sa atin, masunurin mga Pinoy. Mabait na. Opo. Alam niyo, ang Pinoy, mabait na empleyado ang Pinoy. Oo. Tsaka mabait din po ang boss ko. Yun lang. Galante? Hindi po. Sa pera, hindi po. Hindi, kasi kung ano pinagtrabaho mo lang, yun lang siguro. Opo, sa pera hindi po, pero yung sa pagkain po, dun siya. Anong masarap na pagkain dyan? Lahat naman po sa akin masarap. Walang pili. Wala ka mapala sa'yo, no? Pero kakausap talaga. Sige, Ann. Pa. May asawa ka na?
Single mom po. Ang ilan, asan yung anak mo? Nasa amin po. Nasa mama ko. Ilan po. Taon na? 14 na, di ba? Magpi-15 tsaka magpi-13. Kasi kaya ka nag-Taiwan para sa kanya, di ba? Opo. Para makamove on, tama ba ako? Opo. Bakit niya po alam? Actually, hindi ko naman kailangan malaman. Bibilangin mo lang yung taon, malalaman mo kung... Tama ba ako? Opo, broken po ako nung pumunta dito. Iba. Sabi mo, ang galing ng papa mo. Ang galing po ng papa ko. Sabi mo, dali. Ang galing po ng papa ko. Dahil dyan, magbubuwis po ako. Ang galing niya nga po. Kahit ano naman po, parang yung relate po ako lagi sa mga payo niyo. Pero gusto ko pa rin po kayong... Aww. Yung kayo po ang magpapayo sa akin. Ng ganyan ano. Naman... Sige, magkwento ka na ha. Ano po, parang ano yung common problem ng ano, ng OFW. Padala. Opo, yung sa pera, yung ako. Parang hindi po, eh, tsaka iniisip ko rin po, Papa Jackson, parang yung bang ano, 12 years na ako dito. Pero yung parang wala po nangyayari sa ano, sa buhay ko, parang ganun. Wala kang ipon? May kaunti po, pero... Wait lang. Yung pa... I-quantify natin yung kaunting ipon. Pag pinauwi ka ng Pilipinas bukas, ilang buwan ka mabubuhay nang hindi naghahanap buhay? Isang buwan. Exactly. So hindi ipon yun, nakapagtabi ka lang. Nakapagtabi. Opo, yung parang ano, yung... Ganito po kasi yung amo ko, kinakaltas niya. Kaya lang po, parang kinukuha ko na siya pagka ano, yung kapag kailangan sa ng pamilya. So ginagawa ng amo mo, ipinag-iipon ka niya ng sarili. Opo. Pero dahil ikaw kinukuha mo. Amo ko, kahit yung amo ko po, alam po yung parang kinukwento ko po yung sitwasyon ko. Tapos pinapagalitan niya po ako pag nauubos yung pera, ganun. Yung anak tapos, mo nasaan? Kasi sino nang naghahanap buhay? Sino nag-aalaga sa anak mo? Ang nanay at tatay ko po. Okay. Sino mga binubuhay mo sa sinasweldo mo? Marami po. Sino? yun nga po, Papa Jackson, ang problema. Mm-mm. Yung tatay ko po, parang ano na siya, 60 plus na. Mm-mm. Tapos yung nagkakasakit na po siya. Mm-mm. Tapos yung nanay ko po, pero nanay ko po nagsa-sideline ng kaunti, yung parang nananahi siya, ganun. Kaso yung pong, yung pong mga kapatid ko po, parang ever since po, tinutulungan ko po sila. Parang kahati. Ilang kayo magkakapatid? Pito po. Pito, okay. Sino nakatira sa bahay na kung saan nandun yung anak mo, maliban sa nanay at tatay mo? Yung ngayon po, dati po kasi yung ano ko, yung ate ko, mm-hmm. yung pamilya ng ate ko nandun. Yung ngayon, sa ngayon tayo? Yung sa ngayon po, yung pamilya naman po ng, kaalis lang po nung kapatid kong lalaki dun sa amin eh. Sa ngayon niya, sino nga? Sa ngayon po yung isa ko pong kapatid ng babae tsaka yung asawa niya nandun. Pero magtatrabaho naman po. Kakalipat lang po nila doon sa bahay namin. Ibig sabihin, ang binubuhay mo yung anak mo tsaka yung nag-aalaga sa kanya na magulang mo. Tama ba? Opo, yung magulang ko po, yung dalawa kong anak. Tapos yung pong... May dalawa po akong kapatid na nag-aaral pa po. Isa pong pinagkukulahiyo ko po. Mm. Tapos po, may isa po kaming ano, senior high. Mm-mm. So sa'yo nakatoka yun? Lahat po. Wala naman po mahanap buhay yung ano. Pero may maliit po akong ano, tindahan. Hindi, sa'yo nakatoka yung dalawa nag-aaral? Opo. Wala naman pong trabaho ang aking ano, magulang. Mm. Lahat po sa akin. Okay. Tapos po, yung ano, yung tipong parang simula po nag-abroad ako, tinutulungan ko na po sila. Sinong sila? Tapos, yung mga kapatid ko po, yung utang, ganun po. Pero hindi naman pero, regular? Hindi po, pero yung pong utang, hindi lang siya ganun na utang na parang 1,000, 2,000, pero madami po siya, malaki po. Pero hindi po siya naiibalik sa akin ka ano. Yung ganun. Ito, honest question ha. I want an honest answer. Ready? Apa. Palagay mo ba yung mga pinautang mo, masisingil mo pa? Hindi po. Makakalimutan na natin yon. Kasi ikaw na nagsabi hindi, di ba?
yun nga po, kaya ang ikasa po, yung ganito po, pag sinisingil ko, kasi po usapan naman po yun. Wait lang, di ba kakasabi mo lang, di ba palagi yung masisingil mo pa? Opo, pero pag sinisingil po, hindi. Pero pag, hindi po. Pero sinusubukan ko pong singilin, kaya lang po, parang ano po, nagagalit po sa akin. Parang ganun. Eh di ba sabi mo naman, ikaw mismo nagsabi na hindi mo na masisingil yun? Yun nga po. Oh, kaya lang po. Parang makakahina yung parang... Oo naman. Itong iisipin mo po yung 12 years na ako dito, wala nangyayari. Yung parang ano po... Ganito, ay ano. Ako, feeling ko wala na akong magagawa dun sa panahon na nakalipas bago ka dumating sa puntong tinawagan mo ako. Yun nga po. Wala na tayong magagawa dun. Gustong tumawag sa inyo eh. Kung makakasingil ka, congratulations. Kung hindi, sorry ah. Pero marami kasi talagang... Ay, di ko alam pa nang sabihin to. Yung pagkapatid kasi, pag ganyan, ang hirap kasing singilin. Diba? Kayo, kasi ang katumbas ng pagsiningil mo, away kasi yan. Madamot ka pa. So, ayoko nang pakialaman nyo kasi kung masisingil mo o hindi, eh, nasa kapasidad mo na yan bilang kapatid. Pero ganito, tal, magkausap tayo ngayon, 36 ka, tama? Opo. Ilan taong ka pa dyan? 37 na ngayon. Ilan taong ka pa dyan? Ayun. Hindi ko pa po alam, gagraduate na po ako. Hanggang 12 years lang po dito kapag ano yung factory worker. Hindi may ka unit po dito. Ah, kaya nararamdaman mo to kasi? Oh, ngayong year po, uwi po ako. Hindi ka na makakabalik dyan. Inaano ko pa po, waiting pa po ako sa ano ng ano ko. Pero kahapon po, sinabi ng boss ko na ayusin yung papel ko para yung mapalitan po yung ID ko dito. So makakabalik ka? Apo, parang magiging unli na po siya. Parang ganun po. So, alam mo, ang payo ko simple lang. Pagbalik mo, mag-ipong ka na. Yun nga po. Huwag mo nang panginayangan yung mga naitulong mo. Wala nang tayong magagawa doon. Opo, lagi ko pong sinasabi mag-iipon na ako. Nakakapag-ipon po ng ano, tapos yung makukuha po, yung ganun. Eh, hindi, kailangan mo ng disiplina. Pag ganun. May ibigay ulit. Oo. Hindi mo pa pwedeng sisihin ng ibang tao, ikaw mismo, hindi mo kayang pigilan sarili mo. Alam mo, hindi kasamaan ng, okay na yon, yung first 12 years mo, nagtrabaho dyan, majority ng kinita mo ay naitulong mo. Wala na tayong magagawa doon, pamilya naman yan eh, tama? Opo. Oo, kapatid mo naman. Alam mo tayo mga Pinoy, ganyan tayo, hindi natin kayang kumakain tayo na masarap, at yung kapatid natin, di ba, hindi kakain o nakakain natin. Diba na, hindi naman obligasyon yon, pero ganun, wala tayong magawa, kultura natin yan eh. Nakalipas na yun. Well, anong gagawin ko ngayon? Ibigay mo sa akin number na kapat mo ako maniningil dyan. Eh, ang inano ko po ay ano, yung sinasabihan ko rin po ang nanay at tatay ko. Na wala, anak niya yun. Hindi niya kayang tiisin yun. Maniwala ka sa akin. Yun na nga po. Ikaso po, ako lang po yung nagsusupport sa pamilya. Hindi niya, maniwala ka sa akin. Ganyan din ako dati sa nanay ko. Ibigay mo nanay allowance ko, hihingiin ni Tita Cora. Anong gagawin ng nanay ko? Anak niya yun eh. Hindi niya kayang tiisin yun, di ba? Papayat si Tita Cora. Hindi niya kayang tiisin yun, di ba? So ang punto ko dito, total may pagkakataon ka bumalik ng Taiwan. Apo. Di ba? At alam mo na, kinalabasan ng first 12 years mo. Kasi, wag mo isipin na naitapon sa wala yung pinaghirapan mo. Napaaral mo yung anak mo, ano ka ba? Naitawid mo yung magulang mo. Hindi, it was not a waste of money at all. Pero siyempre, you could have done better. Pwede ka sana nakapag-shube, di ba? Sabi ng mga Juding, shube. Ang sarap mong patawanin, ano? Pwede ba ako mag-solicit sa'yo? Kasi may liga sa amin eh. May uniform lang, oh. Papa Jackson, lahat ng ano mo, pinapanood ko po sa ano, nare-replay ko po oo. Habang nag-work. Hindi yun. Yung tawa mo, tawan-tawa, pero parang hihikain. Kina mo. Sige, gusto mo ng nebulizer? Ha? Malamig po dito, tapos kinakabahan. Kasi yung tama. Parang ganun eh. Oh. Sorry na po. Hindi, okay lang. Nakakatawa ka nga eh. Okay, ano? Yun nga po. Kasi ang inaano ko po ngayon, dahil nga po ano, lagi ko pong pinapagalitan ni ang nanay ang tatay ko po. Kapag po, kasi po alam niyo po, yung kada sahod ko, parang may magchat-chat po sa akin. Ate,
Hindi. Pautang, yung mga ganun. Oo naman. Ganito, ano, ito ha. Ano tayo, practical ano tayo, practical application tayo ng mga bagay na gusto mong baguhin. Ikaw na sa Pinas. Aba. I'm not saying tama ha. Ikaw na sa Pinas, kapos kasi nalalapitan mo, yung alam mong may mapapahiram, tama? Pero pag walang nahiram, gagawa ka ng paraan, tama? So, ang lesson, matuto kang humindi. Ayun nga po, tinitiis ko na po siya. Unti-unti ko na po siya tinitiis. O, yun naman pala. O, di, problem solved. Wala lang tayong magagawa sa nakalipas na, ate. Yun na yun, di ba, Rodely, no? Kaya nga po. Hello, nag-ano lang po ako, iniisip ko lang po, 36 na ako. Yung ganun po. Sa bagay. Hindi ko alam, ano ang pakiramdam ng 36? Kasi 27 lang ako eh. Ang galing, sarap mo tumawa, ano? Papuntang Golden Retriever ka na, ano? Yung parang... Papanoorin ka nga po sa live kung ano-ano. Alam niyo yung, hindi ba, sarap na tawa, papunta kang Labrador. Saan po yung Labrador? Parang ganun. Ang galing. Actually, si Roland nagsabi nun. Sabi niya, parang Golden Retriever. Hindi po. Di ba? Opo. Matuto kang humindi, ate. Wala na tayong magagawa dun sa naunang part eh. Learn how to... Okay, wait lang ha. Repeat after me. I will learn... How to protect... My own... Interest. Yan, importante yan. Protect your own interest. Importante yan. Ano ba kahulugan nun? Hindi ka ba pwedeng tumulong pero na kung ang ending, ikaw din ang kailangan tulungan dahil naubos ka? Kaya nga po. Diba? O, swerte okay. Ka kasi mabait ka, masipag ka sa trabaho mo, kaya tinan mo, diba, babalik ka ng Taiwan, at least may pagkakataon ka pang kumita ulit. Oo nga swerte po. Ka. May chance ko pa pong makuha mga anak ko kapag nagkataon. Ilan ba anak mo? Dalawa po. Ah, dalawa. Ilan taon yung panganay mo? Mag-15 po ngayong taon, tsaka mag-13. Ah, 13. Magkasunod lang. Po. Eh, simula naman po nung ano. Ibig mo sabihin sa akin, nagpunta ka ng Taiwan, umuwi ka, nabuntis ka? Hindi po. Ah, okay. Dalawang taon na po yung bunso ko nung umalis ako. Ayun. Anyways. Kasi po yung tatay nila, nagsusuporta ba? Wala po. Buntis po ako nung nag-abroad ng tatay nila. Kasuhan mo! Sa iba na po umuwi. Kasuhan mo! Eh, hindi ko pa alam, Muslim po yun. Wala namang, walang pinipili ang batas kasi obligasyon yan eh. Eh, hindi na po ako nakipag-gumayin. Pwede, wag! Para sa ilan naman yung gusto ko sabihin, bakit ba kaya nyo tulungan kayo? Hindi. Tsaka ano po, may asawang po siyang iba. Hindi. Dahil ba may asawang iba, hindi niya obliga yung sarili niya? Hahabulin ko po. Well, di ba magsustento siya kahit magkano lang per month? Di ba? Wala po, simula po na gano'n. Eh kasi nga alam niyang okay lang sa'yo. Yun yun eh. Maraming lalaki talaga makakapalapog. Oo! Pag alam nila na yung lalaki, hindi naman, yung babae, hindi naman magre-reklamo, titiisin lang yung obligasyon. They're not going to step up. Do you understand me? Opo. Good. Kaya nga po. Kaya lang ano po, nakakahiya din naman. Ano, nakakahiya ang alin? Makipag-communicate pa. Simula po kasi nung ano, nag-asawa siya ng iba. Nako, alam mo meron akong ano dyan, solusyon. Magbayad kayo ng law office, padala nyo demand letter. Demand letter lang! Sulat galing abogado. Totoo, demand. Magkano lang bayad ng demand letter? Gagawin ng abogado yung sulat. Diba? Totoo! Ewan ko lang, di umikot puwet niyan. Ha? Hindi ko na po alam kung saan nahabulin. Pero okay na lang po. O edi wag niya! Ba't pa pinipilit ko kayo? May ayaw niyo nga eh! Huwag ko na magalit pa. Kapunta poodle ka na. Masarap pa usap ni ano? Nakakabag ka.
Masayahin lang po ako. Actually, alam mo, ano yan ang Pinoy, no? Oo. Ang Pinoy talaga, alam nyo, anyways, nagkakwentuhan na lang kami ni Ana, no? Tayo mga Pinoy talaga, ibang-iba yung kultura natin. Diba, sa kalagitan ng trahedya, kaya natin maging masaya. Eh, sa atin nga lang yung last night ng Lamay, may singing contest eh. May big joke, tama ba? May big joke. Sa ibang bansa, ang Lamay, walang gano'n nagsasalita. Pag sa Korea, di ba sa Korean, talagang solemn. Sa Amerika, talagang naka-black lahat sa atin. Hindi. May big joke eh. As a matter of fact, nanalo ako singing contest sa Lamay ng lola ko dati. Ang inanta ko, beautiful girl ni Jose Marichan. Di ba, hindi ko ipagmalaki kasi saan ka nanalo? Sa Lamay, pusa. Ang hirap, di ba? Yung nanay ko kasi pinasali ako eh, 50 pesos yung premyo. Sumali ka, para pambilin bagas bukas. Maalamay to ba? Sumali ka! Mananalo ka kasi lola mo'y namatay! Di ba? Yung lola ko yung namatay yung Jane Judge. Naku, ang dami ko talagang... Ang dami na pag-uusapan. Ha? Pag-uusapan natin yung pinaligo mo ko ng walang damit sa may gripo tapos nandun yung classmate ko. Kapaliwanagan mo ko na maayos dyan, ha? Ngayon ko lang naalala talaga. Hindi ko talaga makakalimutan yun. Nandun yung classmate ko noon. Grade 3 yata ako. Grade 3 ako noon, ma! Grade 3 na! 9 years old na ako noon! Sabi mo walang mali siya kasi bata pa ako. 9 na ako noon, ma! 9! Kaya yun! Tapos yung panggripo na bahay na tatawid ka pa ng kalsada. Papasok ka pa sa bakuran. Oo! Buti na lang talaga walang mali siya yung classmate ko talaga, si Jessica. Ano lang ko pangalan nun? Kalaro ko lumaki yun eh. Diba? Naku talaga. Tulog nanay ko eh. Sabi niya, hindi ko naalala yan, hindi ko ginawa yan. Ha, ma? Mag-uusap. Oo talaga. Anyway, so... Pagka nagbalik ka ng Pilipinas, kailan ka babalik ulit dyan? Eh yun... Hindi po, kung ano po ayan, 1 month lang po ang bakasyon ko. 1 month ganun. Lang? Apo. O edi pero yung ipon mo na pang 1 month, iubos ka agad. Opo. O, diba? Nung iniintay ko po na ano, yung kapag okay na po yung papel ko, saka po ako uwi, kapag may bago na po akong kontrata. Naku. Ipong ganun. O, etong pagbalik mo dyan, mag-ingat ka na ha, mag-ipon ka na ha. Opo. Oo. Kawawa ka din, balang araw. Kaya nga po eh. Kanyan din po lagi sinasabi ng boss ko. Kaso, yun po ano, hindi ako makatiis ba? Alam mo, tama yung diskarte ng boss mo. Huwag mo kunin doon. Kahit anong trahedya, kahit anong ano, iyaan mo lang doon. Pagpalagay mo, hindi mo siya pera. Para pag... Opo, simula po nung sana. Ipagpapasalamat doon ang pagtanda mo na makukuha ka. Kaya nga po. Concern pala yung boss mo sa'yo. Opo. Mm-hmm. Mabait po yun. Nai-open ko po sa kanya lahat. Di ba? Teka lang. Oh, kinabahan ako, gising pa doon nanay ko. Lagot ka po. Nakikinig lang daw siya. Naku, ma! Magpaliwanag ka, ma! Ba't mo sinabi sa akin na kaya namang takpan ng tabo? Eh, paano kung katakip ng tabo? Eh, yung tabo yung panligo. Eh, di ba? Kailangan pa rin mawala yung takip. Nakaya talaga yun. Naku, talaga. Opo, ganyan po dati sa probinsya eh. Oo! Yung poso pa lang. Sabi na nanay ko kasi ano, haparin mo na yan. Para malabhang ko na. Totoo po. Anyways, Thank you, Papa Jackson. Ang tagal ko na pong gusto kayong makausap nung may problema pa ako dati. Ano yun dati? Dali. Buhayin natin yung problema mo. Yung ano po, na-inlove sa online. Asa on? Wala na kayo noon? Wala na po. Buti naman.
Ay, kasama naman yan eh, magmamahal. Pero wag naman online. Ang dami ng Pinoy dyan, di ba? Eh, ano po, dati po kasi hindi po ako naglalabas. Ngayon lang po, late lang po, kung kailang 12 years na yun, ganun po. Enjoy mo naman yung Taiwan. Kasi alam mo, alam mo maraming OFW, sa mga OFWs ha, kung nasaan kayong bansa, enjoy niyo yung bansa. Nagpunta akong Dubai, may mga nakilala ko dyan, 13 years, 14 years na naan dyan, hindi po nakapunta ng ano, desert safari. Nagtura ko limang araw, napuntahan ko yun. Enjoy niyo yung bansa na, kung nasaan kayo, pasyalan ninyo. Para kung matapos kontrata ninyo at natanong, nalibot mo ba yung bansa napuntahan mo? Kayo, oo, napuntahan ko yun, di ba? Nandyan na kayo eh. Kaya nga po, hindi na kapag ano. Sige na, pumunta ka ng Taipei 101 ngayon. Malayo po. Malayo ka sa Taipei 101? Malayo po. Nasa gitna po kami. Taichung po ako. Ah, Taichung. Ano yung kapatid ko? Taichung. Oo, Taichung. Nandyan siya. Dungaw ka. Nandyan. Naglalakad siya pa. Wala ko na itulong ngayong gabi. Baka po nasa galaan at ano, mag-new year na. At lumilipad talaga yung utak ko sa tabo talaga ng bata ako. Hindi ko talaga matanggap yun, oo. Oh. Ano yun eh, yung tinatawag nilang core memory. Yung tumanda ka man ng 70, naaalala mong, ay talaga. Nagulat pa ako nung kasi, hindi ko alam na nandun yung classmate ko pag harap ko sa kanya, pak! Nagpatay mali siya pa yung classmate ko. Kung alam kong tubig, sabi pa. Eh, ang tagal punuin ng timba nila sa gilid. Ako mga kong basong sisiw sa gilid, oh. Opo ako. Ah, oo nga. Ako talaga. Oo nga po, uso nga po yan sa probinsya totoo dati. Totoo nga, di ba? Oo. Opo. Ano ba yan? Ang pangit ng core memory ko. Eh, pero buhay ng probinsya yan eh, dati ganun. Nakikigip lang sa ano, nakikigip kami sa Jetmatic ang tawag doon eh. Jetmatic. Di ba? Opo. Anong probinsya mo, An? Batangas po. Ah, Batangas. Saan sa Batangas? San Juan po. Ay, apakaraming dagat dyan na, Ray! Opo, madami. Pisiya! Alam mo ba ito? Ay, tayo mga labikop sa pinangalabikupan, kapangungulibikop ay mangungulibikop na naman. Ang laya na gayon. Sabihin mo nga, ulitin mo nga, tayo mamingaming sa pinamingamingan. Kapamingaming ay mamingaming na naman. Sabihin mo. May gayon ka pong salita doon. Tayo'y? Tayo'y? Mangulabikob. Mangulabikob. Sa pinangalabikuban. Sa pina. Hindi ko pa alam. Pinangalabikuban. Pinang. Eh, wala po. Hindi ko kaya. Pinangalpin. Pina. Ngalabikuban. Pinangalakikuban. Yan. Mag-invento ka ng sarili mo, ha? Kapangungulubikob, guy. Hindi ko po kaya, mahirap ka. Kapangungulubikob, guy. Pakikilok. Tayo'y mangulubikob. Tayo'y mangulubikob. Sa pinangalubikuban. Sa pinangikulak. Kuban. Pinangalubikuban. Pinangalikuban. Ano? Pinangalubikuban. Pinanga. Pinangakil. Ah, Papa Jackson. Ayun, isang version na lang. Tayo'y mamingaming. Tayo'y mangi-mangi. Ge, baguhin mo! Tayo. Tayo'y mamingaming. Tayo'y mangi. Mamingaming! Mami. Ngaming. Ngaming. Mangi-mangim.
Kung isip mo, pang nabuo mo ito, bibigyan ng Gcash 100. Tayo'y... Tayo'y... Mamingaming... Mangi-mangi. Mami-ngaming. Mami-ngaming. Sa pinabing-amingan. Sa pinangaming-amingan. Kapamiming-amingay. Ah, Papa Jackson, mahirap na ako sa ganyan. Kapang-mangi-mangi. Papanoorin ko pa naman po itong live na to. Back to original. Tayo mangulabiko. Mas madali yun. Ulit po. Tayo'y mangulabikob. Tayo'y mangulabikob. Sa pinangalabikuban. Sa pinangaloki... Ay! Salbo. Wala ka maitulong sa buhay ko talaga. Ang hirap po eh. Ang hirap talaga. Ang galing ko eh. Kaya nga po. Oo. Ang galing. Ay, mangulabikob sa pinangalobikuban. Kapag mangulabikob ngayon, mangulabikob na naman. Tayo'y mamingaming sa pinamingamingan, kapamimingaming nga'y mamimingaming na naman. O, wala, hindi mo nagawa. O, next challenge tayo. Kakantahin, magiging honest ka dito, hindi ka nakikita, ha? Apa. Okay, kakantahin mo yung tong-tong-tong pakitong-kitong na O lahat, ang vowels. Nang hindi, ang challenge, nang hindi, humahaba yung nguso mo. Okay? Okay? Sige po, kayo po. Tong-tong-tong po ko, tong-kotong, ulo-mongo, sudugot, muhuloy, muhirop, subugot, nungungugot. Ayan. Pagiging honest ka, ha? 100 Gcash din to. O, game. Nalaman po ang Gcash ko. Game. Game. Game po. Ano po? Game. Tong-tong. Naga po. Umpisa pa lang, wala ka na. Tong-tong-tong, pokotong-kotong. Ayan, o lahat, o lahat. O game. Tong-pokotong-kotong. Nagpa-practice. Tong-tong. Tong pakutong. Hindi pa, pokotong-kotong. Tong-tong-tong, pokotong-kotong. Uloy mo. Wala, talo ka na. Humabang usong mo, naramdaman ko. Uli. Humaba, di ba? Wala. Wala, 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 wala. Ang lamig po dito pero pinagtuwisan ako. Wala kang 100 na Gcash. Yan ang challenge. Oh, sige na, salamat sa... Roland, gusto mo sumali? Ayaw ni Roland, sandaan lang eh, sabi niya. Sige, salamat sa pagtawag, ha? Thank you din po, Papa. Good luck sa'yo sa pag-iipon mo, ha? Congratulations, apa. Narin niyo yung contract mo. Apa. Diba? Apa. Salamat pa. Mag-ingat ka, ha? Apa, kayo din po. Sana ingat. Makadalaw ka dito pag Sabado, pag ano, naka-uwi ka ng Pilipinas. Wala naman po kayo dyan. Yan nga ang dahilan. Wala kami. Malaw ka lang. No? Wala ko talaga kami Sabado rito. Sige na, salamat sa pagtawag. Thank you po, Papa Jackson. Oo, thank you ka din. Bye-bye. Bye-bye po. Ayan. Ah, pakaharot. Ah, pakaharot ng Papa Jackson nyo.